Arestado ang dalawang tulak umano ng shabu sa Antipolo, Rizal. Sa Taguig City naman, arestado ang isang notorious umanong snatcher. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Pumalag pa ang lalaking ito nang arestuhin siya sa kanyang bahay sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig City. Kinilala ang suspect na si Wilson Basa, 46 anyos at isa umanong notorious na snatcher. Kwento ng isang babaeng biktima raw ni Basa, sakay siya ng jeep papuntang Taguig nang biglang hablutin ng suspect ang kanyang cellphone. Huminto po yung jeep sa Rizales Bridge po. Naramdaman ko po kasing nag-vibrate yung cellphone ko. So tiningnan ko po, natsyempohan po pagkaangat ko ng cellphone ko, may tao pong kumuha ng cellphone ko sa likuran ko po. Pagkakita ko po, tinakbo na kagad nung snatcher yung cellphone ko. Nakuha mula kay Basa ang isang kalibre 38 baril na kargado ng mga bala. Hindi na na-recover ang cellphone ng biktima na nagkakahalagang 14,000 pesos. Dati na rin siyang nakulong dahil sa illegal na droga. Ngayon, itong si Wilson alias Nogi, talagang kilalang talamak na rin na snatcher sa area. At may mga kasamang grupo rin sila na nang-hold up ng mga jeepney. Inamin din ng suspect ang pandurukot. Nagawa ko naman po dahil sa aking kagipitan, sa pangangailangan. Ayun lang po, sir. Madalas yung ginagawa niyo? Madalas po, sir. Pag ang kinakailangan po talaga, sir. Nahaharap siya sa reklamong robbery, snatching at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Timbog naman ang dalawang tulak umano ng droga sa magkahiwalay na buy bust operation sa Antipolo City sa Rizal. Unang nahuli noong Martes si John Mark Lopez. Nasabat sa kanya ang 50 gramo ng shabu na may halagang 345,000 pesos. Nahuli naman kagabi ang construction worker na si Mark Louis Gutierrez. Nakuha naman sa kanya ang 37 grams ng shabu na nagkakahalaga ng higit 255,000 pesos. Talamak umano sa pagbabagsak ng ilegal na droga sa Antipolo ang mga suspect. Ang kanilang mga parokyano ay usually mga small time din, yung mga tricycle drivers, yung mga nagpupuyat. Dito pa lang sa Antipolo kasi may market na kasi sila. Sa dami ng tao dito at of course sa income ng may pera na nagsisirculate. Depensa ni Lopez na pag-utusan lang siyang iabot ang droga. Sabi niya po, Max, iabot mo lang ito doon sa taong kausap ko. Then, pagka-abot, kunin mo yung pera, tapos aalis na tayo. Todo tanggi rin si Gutierrez. Pagbintangan lang po ako, sir. Atakbo po siyang kasama ko Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.